Kinauspusan ang paghahanda ng legal team ni Mary Jane Veloso para sa iahaing second judicial review sa pag-asang mailigtas siya sa parusang bitay sa Indonesia. May paparating din na bagong ebidensya na magpapatunay na biktima si Mary Jane ng human trafficking. Ibandila mo, Jasmine Romero. Nakahapon patungong Indonesia ang mga abogado ni Mary Jane Veloso kasama ang kanyang amang si Cesar. Makikipag-usap sila sa mga abogadong Indonesian para alamin kung paano ba maililigtas si Mary Jane sa bitay. Matapos ang kanilang pulong kanina, ibinalita ni Attorney Edri Olalia na magsasampa na ng ikalawang judicial review ang mga Indonesian lawyer ni Mary Jane base sa mga nakalap na bagong ebidensya na biktima siya ng human trafficking. The newly discovered evidence will only be given by the Philippine Drug Enforcement Agency tomorrow. They confirm that there is an Indonesian law on trafficking that mandates or requires to protect the victim of human trafficking rather than to punish. Kung tatanggapin ang second judicial review ng korte, posibleng maglabas ito ng desisyon matapos ng isang araw o hanggang anim na buwan. Pero kung hindi, malabo pa rin mabitay si Mary Jane sa Biyernes dahil kailangan pa ng 72-hour notice sa pamilya at mga abogado. Sa ngayon, nakakuha na ng suporta si Mary Jane sa ilang grupo sa Indonesia. That's why now in Indonesia, some of the group is already coming to have two Mary Jane cases. Nabigyan man ng bagong pag-asa para kay Tatay Cesar, naroon pa rin ang kaba. Medyo kinakabahan, ma'am. Naghihina. Umiiyak ako. Hindi ko makuhanan yung anak ko na bakit bibitayin na ala naman siyang kasalanan. Kaya humihingi ako ng tulong. Sa tulong naman nila ay parang may pag-asa naman. Kaya hindi pa rin naman ako nawawala ng pag-asa. Kanina, lumipad si Vice President Jejo Marbinay para subukang makausap si Indonesian President Joko Widodo. Bit-bit niya ang kanyang sulat, pati ang sulat ni Pangulong Aquino. Kukumbinsin ni VP Binay si Widodo na bigyan ng clemency si Mary Jane. Hindi kaparehos nung nangyari sa China. Eh talagang nag-in and out yung mga yun. Ito talagang she deserves the benefit of the doubt. Pero aminado ang legal team ni Mary Jane na mahirap mapinta ang kalalabasan ng kasong ito, lalo't ibinasura ng Supreme Court ang final appeal para sa clemency at hinatulang mabitay ang isang French national dahil sa droga. Jasmine Romero, ABS-CBN News.